Sa gitna ng pandemic, dagdag pasakit sa ilan nating kababayan ang taas presyo ng ilang bilihin, gaya po ng asukal at harina. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Bahagyang lumiit ang pandesal sa panaderyang ito sa Quezon City. Sabi ng panaderong si John Paul Picoro, ang tig-dalawang pisong pandesal na dati ay may bigat na 55 grams, 50 grams na lang ngayon. Mahal yung ano eh, harina eh. Tsaka yung ano, yung ingredients. Kaya maliit. Yung tinapay. Sabi ng isang dealer, tumaas ng 30 pesos ang kada sako ng harina. Sa harina, ano naman po sa kanila, adjustment daw. Adjustment ng presyo ng pagkuha nila ng trigo. Kaya tumaas po ng 30 pesos per sack. Dito sa Visayas Wet and Dry Market, umaabot na sa 50 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Mas mataas ng 4 na piso kumpara nung nakaraang buwan. Pero may abiso na mula sa mga supplier na lalo pang tataas ang presyo habang papalapit ang mahal na araw. Ang brown sugar at washed sugar tumaas din ng 4 pesos kada kilo ngayong Marso. Mataas ang demand, mababa supply. Wala po tayong imported ngayon eh. Hindi po nakakapag-import ng asukal kaya puro local lang kaya tumataas ang presyo. Ramdam raw ni Emma Arcilia ang pagsipa ng presyo ng asukal dahil isa ito sa sangkap ng panindang halo-halo na patok habang umiinit ang panahon. Dati ano eh, nakukuha ko ng 50 isang kilo. Ngayon more than. Ina-adjust ko na lang yung kung gaano karami yung ano asukal. Sa Marikina Public Market, tumaas ng 50 pesos kada sakong asukal, kaya napipilitan ng mga retailers na ipasa ito sa mga mamimili. Konti lang kikitain namin. Meron naman kaya lang konti. Baga kailangan igasa. Kaya may mga tingin na lang kung mamili. Pag mahal, 1/4 okay na po yung kahit pa paano nakaka-menos ng 2 piso, 3 piso pag nagkambas-kambas ka. Ayon sa DTI, tumataas ang presyo ng trigo sa world market nito mga nakalipas na linggo dahil sa tumataas na demand sa buong mundo, habang ang ani o supply ay hindi gaanong malakas dahil apektado ng hindi magandang lagay ng panahon. Bernadette Reyes, GMA News.